Joshua. So, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa, mga mahal na kapatid, at sa ating bisita. At sa mga taga-kampo, maraming salamat sapagkat kayo ay narito. Nag-iisip nga ako kanina, sabi ko konti lang kako yung mga youth ngayon. At gagawin kong mabilis lamang yung pagtuturo. Kanina ay tumawag si Kuya Ryan, sinasabi na yung mga taga-kampo ay every Sunday ay makakadalo na sila dito. At ihahatid lamang, pagkatapos ng service, ihahatid ng carry at yung gagamitin na panggasolina ay ang youth fund. So ngayon mga mahal na patid, mayroon po tayong 500 pesos sa youth fund mga mahal na patid. At yun yung gagamitin mamaya. So every Sunday na yan at maraming salamat sapagkat pinahintulutan na yan mga mahal na patid ng Panginoon. At kaya tayo nariritong lahat dahil tayo ay mayroong mga, mayroon tayong diligence mga mahal na patid. Amen po ba? Mayroon po ba kayong kasigasigan, kasipagan sa inyong mga sarili, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon? So kaya tayo nandito simula kaninang umaga, nung nakaraan, at lagi tayong narito sapagkat mayroon tayong kasipagan, mga mahal na patid. So bakit ko tinutukoy na kasipagan? So, alam ko hindi lamang kasipagan yung mayroon tayo, mga mahal na patid. Pero tayo magpo-focus muna ngayon patungkol sa word na diligence. So paki-flash, Sister Anne, ng ating first slide. At salamat din sa nag-song offering kanina, mga mahal na kapatid. At ako ay natutuwa sapagkat meron ng tumatayo. At konting challenge pa sa mga brothers na mag-testimony. Si Brother Nono ay last week siguro ay nag-testimony. At maraming salamat. At inihikayat ko din yung ilang mga brothers dito na magkaroon din ng patutuo sa Panginoon. So tungo po tayo sa ating paksa, mga mahal na kapatid. Nandito pa din ako sa spiritual growth at may subtitle na diligence. So last week ay ang paksa na binahagi ng ating pastor, Pastor Richard, ay the calling of God, youth's calling. So pinakita doon, in-emphasize doon kung gaano kahirap ang maging isang kabataan. Naranasan ba natin yon? Kung gaano kahirap ang isang kabataan? Kapag hindi mo yun nararanasan, abang mag-isip-isip ka na. Ang isang kabataan, lalong-lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, napakarami ng kahirapan na dinadanas mo. Kahirapan patungkol saan? Sa mga temptation, mga mahal na patid. Kung ikaw ay unbeliever or ikaw ay hindi mananampalataya, hindi ka nakakakilala sa Panginoon, walang kahirapan sa kabataan. Hindi ka mahirapan. Ikaw ay mag-i-enjoy sa labas, mga mahal na kapatid. So sa atin bilang Kristiyano, ang pagiging mahirap sa isang kabataan ay nandyan yung mga temptations. Diba? Nandyan yung pagiging tamad natin sa pagdalo sa gawain, pagiging antukin, diba? At kung hindi lamang tayo Kristiyano, malamang ay tayo ay natutulog ngayon, mga mahal na kapatid. At hindi tayo nahihirapan. Diba? Oh, may natutulog na nga. Umihilik pa. So naroon, mga mahal na kapatid. Last week, God's calling, youth's calling. At nung mga last 2 weeks, ay si Brother Joshua Nilo yung nagbahagi. May pamagat na patiently waiting. At last 3 weeks, ay si Brother Wilson naman na may pamagat na wisdom from God, mga mahal na kapatid. At ngayon, ang paksa natin ay diligence. So, inanyayan ko po kayo na tumayo. Pasimulan natin ang ating gawain sa panalangin, mga mahal na kapatid, sa manis pagyuko. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa hapon na ito na muli mo kami pinagkatipuno pang pagsalusaluhan ang munting salita mo na naihanda sa hapon na ito. At ang munting salita na ito, O Diyos, ay magsisilbing paglago sa amin bilang mga kabataan, Panginoon. Isa ito sa mga stepping stones namin upang kami ay makapunta sa higher level
ng pananampalataya na nais mo sa amin. O Diyos, gabayan mo po kami sa hapon na ito na matulungan muli ang bawat isa na ingatan ng kani-kanilang puso, ingatan ng kani-kanilang mga pakikinig at kanilang mga isip at maituon lamang sa iyo, Diyos, ang lahat ng kanilang mga focus. O Panginoon, pagpalain mo po ako na magbabahagi ng iyong mga salita, maging man ang aking mga kapatid na makikinig ng iyong mga salita, ay magawa mo pong pagpalain, Panginoon, at ipuin ang kanilang mga puso nang sa ganun ay patuloy na magningas ito at patuloy na kauhawan ka at hanapin ka sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita na mapapakinggan sa hapon na ito ay makatulong sa amin upang mabago ang ilang mga lifestyle na hindi namin nalalaman bago pa ito ituturo, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang magsilbing liwanag sa amin at makita ng bawat isa dito na nagsasalita sa unahan. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang youth ministry at lahat ng kasabayan namin na nagdadaos ng gawain. At ikaw po, Panginoon, ang purihin at sambahin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ating basahin, mga malapatid, yung ating main verse kung saan nandito yung pinaka-foundation kung bakit nabuo ang paksa, mga malapatid. So, second slide, Proverbs chapter 13, verse 4, "The soul of the sluggard desired and has nothing, but the soul of the diligent shall be made fat." Ang Diyos ay pagpala sa kanyang salita. Sabihin na po natin, Amen. At tayo po ay makakaupo na. So narito, mga malapatid, tayo ay magtatalakay patungkol sa diligence. So yung main verse natin, main chapter, Proverbs 13:4, at ito ay tumutukoy sa isang or kino-contrast ang isang tao o ang isang kaluluwang tamad at kaluluwang masipag. So sino yung mga kaluluwang masipag dito? Amen. Lahat po tayo, syempre, i-claim natin yan na masipag tayo. Pero kapag nakita ko yung mga mata ninyo mamaya na mapupungay na wala kayong diligence, hindi kayo masisipag, hindi mga kaluluwang masisipag. So ito ay naituro ko din kanina, mga malapatid, sa mga bata, sa children ministry. At kinulang yung oras, pinababaw ko, mga malapatid, nang sa ganun ay maunawaan nila. So wala dito yung mga bata. Na-expect ko na nandito sila dahil tatanungin ko sila kung ano yung natutunan kaninang umaga habang tinatalakay ko ito sapagkat nauna na nilang napakinggan ito, mga malapatid. So yung kaluluwang tamad at kaluluwang masipag, mayroon itong kinalaban, mga malapatid, sa buhay pananampalataya natin. Hallelujah. So, the soul of the sluggard desires and has nothing. So, ito ay totoo naman, ito ay practical, mga malapatid, kahit man tanungin natin yung sanlibutan, kahit tayo ay kasama natin yung mga kaibigan natin, alam din nila ito, mga malapatid, na ang taong hindi masipag, syempre wala siyang anuman, di ba? Pero ang taong masipag, marami siyang pwedeng ipagmalaki, mga malapatid. At ano po ba yung mga yung mga field na kinakailangan ng diligence? Una, halimbawa sa practical, mga malapatid, sa sports, di ba? Para manalo ka, para ikaw ay magtagumpay sa paligsahan, kinakailangan mo ng kasigasigan. Tama? Kinakailangan natin ng diligence. Dahil kapag ikaw ay pabagal-bagal at patulog-tulog, hindi mo magagawang magtagumpay. Kaya nga si Manny Pacquiao ay laging nagtatagumpay, mga mahal na kapatid, sa kada laban niya. Diba? Konti lamang yung talo at napakarami ng panalo, napakarami ng knockout, win by knockout, sapagkat mayroon siyang kasipagan mag-insayo. Diba? Mayroon siyang training lagi at iyon ay na
Kumbaga, nakukontinue yon. Ano ba yung tawag doon, yung Tagalog ng persistent? May pagpapatuloy. Patuloy ito. Kaya nga kapag ang isang tao, kapag nasa training, halimbawa isang taon nasa training tapos biglang nag-stop, ang katawan ay automatic, ito ay babagsak din. Kaya kinakailangan ang katawan kapag nasa training ay laging nasa kondisyon para hindi ito bumagsak. At pangalawa, una ay sports. Pangalawa, kinakailangan natin ng diligence pagdating sa business. At kapag ang isang businessman ay walang kasigasigan sa kanyang negosyo, ito ay babagsak din. Diba? Ito ay pwedeng malugi at kung ano-ano pa ang pwedeng mangyari sa negosyo niya. Pwedeng mabankrupt at kung ano-ano pa, mga malapatid. At syempre, mga malapatid, kinakailangan din natin ng diligence sa salvation. Kung mayroong mga kinakailangan ng diligence sa sports, sa academic especially, di ba? Para maging honor ka, kinakailangan mo maging masipag mag-aral. Di ba? Para maging honor ka, kinakailangan ay ikaw ay laging nagbabasa, nagre-review kung ano man ang tinatalakay, kung ano man ang lessons, lagi mo yan rini-review para ikaw ay magkaroon ng honor sa school. So, nandoon yung diligence. Una, sports, academic, business. Pang-apat, mga malapatid, syempre bilang Kristiyano, kinakailangan natin applyan ng pagiging diligent ang salvation. Ba? Sapagkat kapag wala tayong kasigasigan sa ating kaligtasan, mga malapatid, ay walang kabuluhan yung pagdalo natin. Walang kabuluhan yung pag-upo ninyo dyan. Pwede na kayong umuwi, bukas yung pintuan, di ba? Sapagkat kung wala kayong diligence, naiisip nyo ngayon pa lang, napagbubulay-bulay nyo, oo nga, no? Ang tamad-damad kong magbasa ng Biblia, ang tamad-damad kong makinig sa salita ng Panginoon, lagi pa akong inantok. Walang, ano yon? Iyon ay kalugihan mo, mga malapatid. Kung simula noon, hanggang ngayon, mga malapatid, ay ganun ka pa rin, ikaw ang lugi. Di ba? Sapagkat sinayang mo yung mga panahon na ikaw ay nakaupo diyan. Sapagkat ikaw ay walang kasigasigan makinig ng salita ng ating Panginoon. So next slide. Sa Joshua chapter 22 verse 5, but take diligent heed to do the commandment and the law. Diba? Kinakailangan din ng kasigasigan para magawa yung kautusan ng Panginoon. Bakit kinakailangan niyan, mga mahal na kapatid? Sapagkat iyan ay importante. So kinakailangan i-applyan ito ng kasigasigan, kasipagan. Diba? Napakinggan na natin, wisdom, calling, mga mahal na kapatid, patiently waiting. At ngayon, pinag-uusapan natin ay diligent. Alam ko, hindi lang naman kasipagan yung key para ang kautusan ng ating Panginoon ay masunod natin. Pero ngayon, bilang ito yung paksa natin, ito yung pagtutuunan natin ng pansin. So, kinakailangan ng diligent para makip natin yung commandment ng ating Panginoon, yung kautusan, para magawa natin yung layunin ng ating Panginoon. Kinakailangan natin ng kasipagan. Which Moses, the servant of the Lord, charged you to love the Lord your God and to walk in all His ways. So ito pala, mga malapatid, kinakailangan din applyan yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kinakailangan din palang applyan iyan ng pagiging diligent natin. Diba? Sapagkat ang ating pag-ibig sa Panginoon, halimbawa ngayon ay nandyan kayo nakaupo, iniibig niyo yung Panginoon, sapagkat kayo ay presente sa hapon na ito, mahal niyo yung Panginoon kapag tinanong kayo, pero kinabukasan, mga mahal na kapatid, ay makakalimutan niyo yung Panginoon. Diba? At nangyayari yan sa atin, mga mahal na kapatid. At minsan nga ay isang buong araw nakalimutan mo ang Panginoon. Meron bang naranasan yan? Alam ko lahat kayo, nakaranas yan, mga mahal na kapatid. Hindi lamang minsan, hindi lamang isang araw, kundi dalawang araw nakalimutan yung Panginoon. No?
Tatlong araw, nakalimutan niyo ang Panginoon. Diba? Kapag nakakalimutan natin ang Panginoon, syempre, automatic, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagbubulay-bulay, at mayroon tayong ibang pinagkakaabalahan. Naka-focus tayo sa mga makamundong bagay, sa academics, 'di ba? Naka-focus sa trabaho, naka-focus lagi sa kung ano-ano pang bagay. Kaya tatlong araw, nakalimutan mo na mayroon kang Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? At 'yun ang pinaka-worst part noon. Mabuti na lang ay mabiyay ang Panginoon sapagkat hindi kanya kinakalimutan. Amen. Ang pinaka-worst part, mga mahal na kapatid, halimbawa, itong kamay ko, halimbawa lang, ito ay kamay ng Panginoon, ikaw ay nakatayo dito sa palad ko, mga mahal na kapatid, ang pinaka-worst part ay ang mahulog ka sa kamay ng Panginoon. Sapagkat wala nang balikan na yun. So, it's all about predestination, mga mahal na kapatid. Kung ikaw ay predestined naman, ikaw ay lagi kang nasa kamay ng ating Panginoon. Amen? So lahat tayo magki-claim. Pero kinakailangan natin na magkaroon ng pagsisigurado sa pagkatawag natin, mga malapatid. Mamaya dadaanan natin 'yan. So sa predestination, hindi porket ikaw ay nalalaman mong predestined ka at walang makakaalam niyan, mga malapatid. Kumbaga ina-assume mo na ikaw ay predestined sa kaligtasan. Sa kaluwalhatian, ina-assume mo yun, at mayroon din kinakailangan yan, mga mahal na kapatid. Hindi lamang pag-a-assume na ikaw ay predestined, kundi kinakailangan mo din na masiguro ang iyong kaligtasan. Masabi nga, to make sure your calling and election. Diba? To make your calling and election sure. So kinakailangan din doon para ma-make sure natin na yung pagkatawag natin, kinakailangan din natin maging masipag, mga malapatid. Sapagkat hindi lamang yan isang araw. Di ba, dumalo ka ngayon, mamaya malalaman mo na yung election and calling mo ay sigurado na. Hindi ganun yun. Habang tumatagal yung panahon, mga malapatid, dyan mo malalaman kung ikaw ba itinawag at pinili ng Panginoon. Sapagkat kapag may nangyayari sa yung mga trahedya, kung ano-ano mang bagay, halimbawa na lamang, sabi ko nga noon, yung pinaka, nung nagalak ako noon, mga mahal na kapatid, sapagkat alam ko na mali yung nagawa ko. May mali akong nagawa at naroon agad yung pagpalo ng Panginoon. So kapag naranasan mo ang pagpalo ng Panginoon, ibig sabihin mayroon sa yung care. Diba, katulad ng isang ama sa anak, kapag ang anak ay nagkamali, ay pinapagalitan nito. Diba? Sapagkat nandun yung pag-care, nandun yung pagmamahal, yung pag-ibig. So ganun din ang Panginoon, mga mahal na kapatid. Kapag tayo ay nakakagawa ng pagkakamali, isang paraan para masabi natin na tayo ay tinawag at pinili kapag tayo ay napapalo ng Panginoon. Kapag mayroong mga consequences na nangyayari sa atin dahil sa mga nagawa natin. So magtaka ka, mga mahal na kapatid, kapag walang pagpalo ang Panginoon sa buhay mo. Ibig sabihin, it's all about predestination kasi, mga mahal na kapatid, eh. Kapag walang pagpalo ng nangyayari sa'yo, hindi mo ma-realize yung mga bagay-bagay, wala kang revelation, isang patunay lamang yan na hindi mo pa siguro panahon na ikaw ay tawagin, hindi mo pa siguro panahon, o kaya naman ay hindi ka talaga tinawag at pinili. Diba? Katulad yun yung doon sa parable of the sower. Diba, mga matid? Nakakapakinig ng salita pero nawawala. Diba? So ganun, mga mahal na kapatid. So ang pag-ibig natin sa Panginoon, kinakailangan natin maging masipag. Masipag na ibigin ng Panginoon. Kapag tayo ay masipag, every morning, kapag bangon natin sa higaan, kinukuhaan natin yung cellphone. Ganun ba yung masipag sa Panginoon? Pagkagising pa lamang sa umaga, titingnan agad kung ilan yung nag-like sa post. Diba? Titingnan agad kung sino yung nag-chat at nakalimutan ng 5 sekundo o 5 minuto ang Panginoon. Tapos kapag may nabasang verse sa Facebook, doon lamang maaalala ang Panginoon. Diba? So kinakailangan every morning kapag tayo ay masipag,
Nakikita ang pag-ibig natin sa Panginoon. Pagkagising pa lamang sa umaga, tayo ay nananalangin, mga malapatid. Inuuna natin ang Panginoon sa buhay natin. So, to love the Lord your God and to walk in all His ways sa lahat ng kanyang kapamaraanan and to keep His commandments and to cleave unto Him. So, yung to cleave ay iyon ay lumakip sa kanya, mga malapatid. Tayo'y laging nagpapasakop sa Panginoon. Diba? Kahit ano ang circumstances na nangyayari, humble pa din tayo at nagpapasakop sa Panginoon. Kahit man nagkaroon ka ng kaaway sa kalsada, diba? Brother Jeremy, pag nagkaroon ng kaaway sa kalsada, nakikipagsagutan. At dapat magpasakop tayo sa Panginoon, mga malapatid. Mayroon man tayong nakasalubong na hindi maganda yung itsura. yung itsurang negatibo, diba? Nangyayari ba yan sa inyo kapag nakasalubong kayo ng isang tao na napaka-negative, bagsak na bagsak yung muka, parang nakakainis tingnan, mga malakapatid. Ang bilis kong mahawa kapag ganyan, kapag nakikita ko na yung muka ay sobrang negative. So, tama din naman, wala, mga malakapatid, na tayo lumalayo sa mga taong ganyan. Yung may mga negative thoughts o kung ano-ano pang mga negatibong bagay. Kasi mararamdaman nyo naman yan kapag negative eh. Diba? Madi-discern nyo yan kapag yung tao ay negative. Hindi ko ata gusto yung galaw nito. Parang hindi ko ata gusto yung tabas ng dila nito. Diba? Mga ganun, mga malakapatid. Kapag hindi natin nagugustuhan ng isang tao ay lumalayo tayo. Pero kinakailangan, meron tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Diba? Kasama yan sa pag-ibig natin sa Panginoon. At mayroon nga akong nabasa doon. Pasensya na kayo, mga malapatid. Sabi ko, gagawin ko lang mabilis. Mayroon akong nabasa na post sa Facebook habang ako nag-i-scroll, mga malapatid. Isang tao, siguro, ay ano yon, sa California. Naglalakad siya sa forest, sa kagubatan, at siguro may ano siya, may dala siyang bag, camping, yung mga pang-camping. At habang siya ay naglalakad, sino ba naka-ano yun, yung forest fire, nakabasa? Wala ba? Yung forest fire? Habang siya ay naglalakad, mga malapatid, di ba kadalasan sa bansang Amerika ay nagkakaroon ng forest fire? At dahil yung mga dahon doon ay maninipis, mga malapatid, at mabilis masunog dahil sa sikat ng araw. So nagkaroon ng forest fire, siya ay tumakbo. At pagtakbo niya, mga malapatid, akala niya ay walang apoy doon sa unahan. At siya ay tumakbo ng mabilis hanggang sa pagdating niya sa unahan ay natrap na siya. Wala na siyang matatakbuhan. Iba ito. Iba pala ito doon sa kwento ni Kuya Ryan patungkol doon sa mag-ama na nagdadrive. So ito naman ay naglalakad. Siguro ay hindi ito totoo pero may lesson tayong makukuha. So nandun siya, natrap na siya, bumagsak yung mga puno, hindi na siya makagalaw at yung rescue ay nandoon naman yung rescue. Nakikita siya nung rescue pero nasa malayo. At habang siya ay nasa kalagitnaan ng apoy, hindi na siya makagalaw, mayroong ahas, mga malakapatid, na dumating. At yung ahas na yon ay paranoid din dahil sa init na nararamdaman niya. At yung ahas na yon ay pumunta sa kanya, dumating sa kanya at tinuklaw siya nung ahas, mga malakapatid. So nakita yon ng mga rescuer. At nung tinuklaw siya ng ahas, mga malakapatid, ito ay winasing-wasing niya hanggang sa natanggal yung pagkakatuklaw at inihagis niya sa apoy. At pagkatapos niyang ihagis sa apoy, mayroon siyang na-realize. Siguro after how many seconds, may na-realize siya at kinuha niya ulit yung ahas. Diba? At nakita yun nung rescuer. Nung pagkakuha niya sa ahas, mga malakapatid, dinala niya doon sa ligtas na lugar kung saan wala nang apoy. Pinakawalan niya. Sabi nung rescuer, nung naapulan na nila yung sunog sa paligid, nagtanong siya, alam ko nga tinuklaw ka ng ahas. Bakit mo kaya binuhay ulit yung ahas? Sabi nung lalaki, ang isa lang na na-realize ko, ang nature ng ahas ay manuklaw. Ba? Yung nature ng mga hayop ay minsan ay ano tawag doon? Yung kumbaga, may term doon eh. Yung nature ng ayos, mga hayop ay minsan mapanakit. Tama?
Pero sabi niya, yung nature ko ngaya ay umibig. Yung nature natin ay umibig kahit man sa kaaway natin. So ayaw kong malagyan ng nature ng ahas na yon, yung nature na mayroon ko. Ayaw kong mabago ng nature na yon, yung nature na mayroon tayo, mga mahal na kapatid. Diba? Kapag tayo ay nakakaranas ng mga ilang mga circumstances na hindi natin inaasahan, nagbabago yung nature natin, mga mahal na kapatid. Nawawala yung pag-ibig. Diba? Kapag minsan nga may mga napapunod ako sa Facebook kapag alimbawa yung kotse dumadaan, yung bata, mainitin na din yung ulo na nabangga yung ulo. So doon sa mga funny videos, mga mga lapatid, yung batang naglalakad galing school na untog niya yung ulo niya doon sa side mirror, tapos nung nauntog yung ulo niya, kinagat niya yung side mirror ng sasakyan. Di ba? So nandoon, mga mga lapatid, nawawala yung nature. Yung nature natin bilang tao na dapat ay, bilang Kristiyano, na dapat ay umiibig kahit man sa kaaway, nawawala yun dahil nadadamay tayo kung ano man yung circumstances na nararanasan natin. Di ba? Kapag may mga ganyang mga bagay, nadadala agad tayo. Nawawala yung pagiging yung pagkilala natin sa Panginoon. At kadalasan nangyayari yan, mga mahal na kapatid. Di ba? Nung bata pa nga ako, ay mainisin ako noon, mga mahal na kapatid. One time nadulas ako sa tulay, dahil yung tulay noon usong-uso yung kawayan na tulay. Tapos nadulas ako doon, umuulan. Nung nadulas ako, inapak-apakan ko yung tulay. Tapos pinagsalitaan ko. Nawawala yung ano natin, mga mahal na kapatid, minsan kapag nakakaranas tayo ng ganyan, di ba? Yung kahit mga bagay, pinapatulan natin. Pati yung mga walang buhay, pinapatulan natin. So ganun, mga mahal na kapatid, kapag nawala ang pag-ibig, di ba? Napapalitan ito ng hate. At sa Panginoon, ganun din, mga mahal na kapatid. Kapag minsan, hindi natin nagugustuhan yung circumstances, ang sinisisi ng ilan ay ang Panginoon. Ikaw ba ang Diyos na makapangyarihan? Diba? Kapag may nangyari sa pamilya, sinisisi ang Panginoon. At na-inspire nga ako sa ating kapatid, Brother Jeremy. Sa kabila ng lahat ng nararanasan niya, diba? At makikita doon yung isang kapatid na malago sa pananampalataya. Sabi ko, tanda ko lagi, Brother Jeremy, nag-joke ako niyan. May kamukha kasi yan doon sa Quezon, sa church nila, Pastor Ron. Sabi ko, Brad, kamukha-mukha ka ako to. Kaso, ano ka lang, pogi ka lang, hindi ka malago, ito mas malago to sa'yo. At nung sa kabila, nung, di ba, kapag talaga nakikita natin, mamaya dadaanan din natin ito, mga mahal na kapatid, yung verse, na kapag ipapakita natin ang paglago o ang kalaguan natin sa ibang tao, sa ibang mananampalataya, nagagawa nitong makaparealize ng isang kapatid. Diba? Na-realize ko, sabi ko, oh, si Bar Jeremy, talagang, kumbaga, saludo ako dito kay Bar Jeremy. Sa kabila ng nangyayari, na mga bagay, nagagawa niya pa ding tumawa. Kaya nga ngayon, tumatawa si Bar Jeremy. At nakaka-inspire daw, mga malapatid. So, gawin nating inspirasyon ang bawat isa sa atin. Ganun pala dapat, mga malapatid. Ginagawa din nating inspirasyon kapag may nagawang ang kapatid na tila nakapagpalambot ng iyong puso, na-inspired ka, ay maganda pala yun na bagay, mga mahal na kapatid. So, nandun yung pag-ibig natin at pagpapasakop. And to serve Him with all your heart and with all your soul. So, ito yung greatest commandment na binigay ng ating Panginoon. At nakasulat na pala ito sa Old Testament, mga mahal na kapatid. So, next slide. Dito tayo sa meaning of diligence. Mayroon akong 24 slide at nandito na tayo sa number 4 at bibilisan ko lang ito, mga mahal na kapatid. So, meaning of diligence, diligence or steady perseverance in one's effort. So, mayroong effort na binibigay at mayroon ding pagtitiis, mga mahal na kapatid. Results in careful. Mayroong pag-iingat and energetic. Nakikita yung pagiging energetic natin, hindi yung pagiging antukin. Diba? Kapag nandito tayo, nakaupo sa church, minsan ay talagang inaantok tayo dahil sa panahon
o kaya dahil may pinagpuyatan tayo kagabi, mga malapatid. So nawawala yung energy natin. So kasikabilang pala yun sa diligence and persistent work. Diba? Kapag ang isang mananampalataya ay persistent sa kaniyang persistent sa pagdalo, sa gawain, persistent sa pakikinig na salita ng Panginoon, minsan ay hindi, pag naglalakad, hindi na makabasag pinggan. Diba? Kapag ang isang mananampalataya ay persistent lagi na nakikinig ng salita ng Panginoon, may napakinggan, ah, ganito pala. So kapag naglakad yan sa church o kaya naglalakad kung saan man ay parang hindi makabasag pinggan. At kung makikita mo, tapos kung kumbaga yung, siya yung tipo na kapag makita ng unbeliever, pagsasabihan, uy, banal. Di ba? Siya yung tipo ng ganon, mga mahal na kapatid. Kapag persistent kang dumadalo sa gawain at persistent kang nakikinig ng salita ng Panginoon. Diligent people get the job done. Ito yung meaning niya sa dictionary. Get the job done. They don't quit until they have given it their all. Hindi sila nagkikwit. Yun pala yung diligence, mga mahal na kapatid. Kahit anong pagsubok pala, hindi agad-agad nagkikwit. Minsan na magiging mainisin talaga tayo at nakakalimutan natin yung kasigasigan o kasipagan na natutunan natin. Diba? Pangalawa, the quality of being diligent, constant, careful effort, may pag-iingat sa bawat effort na pinaglalaanan, perseverance. So dito yung constant. Constant is a thing or value that always stay the same. So lagi itong parehas kung ano yung kalimbawa sa pagluluto, mga mga kapatid, mas mapapabilis ang trabaho natin sa pagluluto kapag yung mga ingredients ay provided na. Diba? Nandyan na lahat, yung sibuyas, yung bawang, at ang luto o ang ingredients ay laging yun pa rin, mga mga kapatid. Sapagkat sa cooking industry kasi, mga mga kapatid, hindi yan yung pabago-bago ng ingredients. Kasi kapag pabago-bago ka ng ingredients, samantalang nakuha mo na yung tunay na lasa o yung tamang lasa ng linuluto, tapos pabago-bago ka ng ingredients, ay mababago din yung mga lasa, mga mahal na kapatid. So ganun din pala, mga mahal na kapatid, ang diligence. Kinakailangan kung ano ba yung sisilbing ingredients, ito yung goal natin, mga mahal na kapatid. Diba? Kung ano man yung goal natin, huwag na natin pabago-baguhin. Diba? Diba, yung purpose natin, na-explain ko na yung kung ano yung pagkakaiba ng purpose at ng goal. Ang purpose ay ito yung pinaka-purpose natin kung bakit tayo nandito. Halimbawa, yung purpose natin ay lumago sa gawain. Then, para makamit natin yung paglago, kinakailangan natin ng goal. Ano ba yung mga goal? Magbasa ng Biblia, magbulay-bulay ang salita ng Panginoon, at kung ano-ano pang layunin ng Panginoon sa ating buhay, mga manapatid. So, nandoon yung goal and purpose natin. Okay? Naunawan po ba? Nandoon yung constant bilang Kristiyano. Meron tayong constant. May constant effort, perseverance. Okay, so next slide, summary of the meaning. Ito pala yung diligence, mga mahal na kapatid. To give the best effort, pagtsatsaga, pagsusumikap, eagerness or earnestness, pagsusumigasig. So sa academic ay kinakailangan ito. Ito yung pinaka-primary para ang isang estudyante ay maging matagumpay, mga mahal na kapatid. Kinakailangan ng eagerness. Kahit nga ang mangopya, kailangan mo ng eagerness niyan. No? Kinakailangan mo magsasabi ka sa classmate mo, nawawala yung hiya mo eh. Di ba? Brad, pwede ba akong pagaya? Kasi hindi ako nakapag-review kagabi. Nandun yung eagerness. Nawala yung hiya eh. Di ba? Kasi nga eagerness ka. Mayroon kang eagerness na makapasa sa exam, makapasa sa test. Nandun. Yung pagsusumigasib mo na maano mo, na makumbinsi mo yung classmate mo na pagayahin ka. Kahit ano pa yung gawin mo, sasabihin mo pa, ililibre kita. Mamaya, pagayahin mo lang ako. Ihatid kita mamaya, pagayahin mo lang ako. Diba? Makikita mo dun yung eagerness. Diba? Kahit pala sa panggagaya, may eagerness din. Lalong-lalo na, mga mahal na kapatid, kapag tayo ay pagdating sa pananampalataya, sa buhay pananampalataya, mayroon tayong pagsusimigasig. Diba? Kahit harangan ka man dyan, mayroon ka pa rin na eagerness na makadalo ng gawain. So, diligence is devoted.
So nandun pala yung pagiging devoted din natin, mga malapatid. So napakarami ng nilalaman ng diligence. So tapat at masipag. Kaya nga kapag ang isang mananampalataya, pagdating sa pera, kapag tapat ito, pinagpapala lagi ito, mga malapatid. Lalo itong pinagpapala at pinapayaman ng Panginoon. Hindi yung mayaman na katulad sa libunan, mga malapatid, kundi mayaman na parang hindi pinagkukulang. Next, diligence ay mayroong forwardness, carefulness. So hindi ang isang Kristiyano ay hindi paurong, mga mahal na kapatid. Ito ay laging pasulong. Ito ay nagpapatuloy lagi. Diba? Kaya nga si GR, balang araw ay makakasama natin yan kasi laging nagpapatuloy. Diba? Yung, nakita nyo yung buhok niya dati? Parang member ng X-Men. Ngayon mga mahal na kapatid, para na siyang nasa Justice League. Malapit na. Sunod niyan Avengers at sunod niyan Kristiyano na. Diba? Noong una eh, X-Men pa siya. So mayroong natututunan, laging nagpapatuloy, at may pag-iingat, syempre, mga manlapatid. Sa pagpapatuloy natin, kapag wala tayong pag-iingat, masasayang yung pagpapatuloy natin. Nakaupo kayo dyan, nagpapatuloy kayo sa pakikinig, nagpapatuloy kayo na dumalo ng gawain ng youth service, pero wala kayong pag-iingat, baka kung ano-ano nang iniisip nyo dyan, mga manlapatid. Dahil hindi nyo iniingatan yung sarili nyo. Tama? So nandoon, kinakailangan natin ng diligence. So napakarami ng meaning ng diligence, mga manlapatid. Okay, dito na tayo sa next slide. I hope na natutunan nyo yung kung ano ang diligence, kung ano ang keyword na pinag-uusapan natin, mga manlapatid. So dito sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard our hearts with diligence. Bakit kinakailangan natin na bantayan ang ating puso na mayroong pagsusumigasig? Na kinakailangan masipag tayo lagi. Diba? Dahil ang puso, mga malapatid, ay mapangdaya. Diba? Lagi na natin ito napapakinggan. Ang puso ay mapangdaya. Kaya nga minsan o kadalasan sa mga tao, maraming failure pagdating sa pag-ibig. Diba? Kasi kapag nakita niya yung tao na maganda, yung mata niya ay nagiging heart. Diba? Yung mata, hindi talaga nagkataon. Bakit yung mata naging heart? Kapag in love, kasi yung puso yung pinag-uusapan doon, mga malapatid. Imbis na mata, diba? Ano nga yung kasabihan pagdating sa mata? The windows of, ano ba yun? Knowledge? Hindi ko na malala. Basta kapag nakita natin ang isang bagay, tapos alam natin, mata ang unang nakakakita, tapos nauunawaan natin, mga malapatid. At sa mata muna, and then sa puso. At kapag nakita ng mata na maganda yung kapatid, o maganda ang isang binibini, baka Pilipina pa, ay talagang magiging puso yung mata natin. Diba? Si Jongjong, high school na. Alam ko ang high school life. Napagdaanan ko ang pagiging high school. Napagdaanan natin pagiging high school at alam natin ang high school life ay ini-enjoy talaga yan ng mga kabataan sapagkat dyan nagsisimula yung mga crush-crush, yung mga pag-ibig-ibig, yung puso-puso. Uso pa nun yung love letter. Ngayon, uso pa ba yung love letter sa high school ngayon? Hindi na? Chat-chat na, no? Dati, uso ba yung love letter? Naabutan ko yun. Ano ako, first year high school, maraming love letter, tapos pinuno ng puso yung heart, ay yung, pinuno ng puso yung papel. Tapos, I love you lang naman yung letter na ilalagay. Punong-puno ng heart. May kinalaman sa puso, mga mahal na kapatid. At kapag tayo ay nadala noon, nadaya na tayo. Diba? Sapagkat, bakit tayo nadaya, mga mahal na kapatid? Dahil hindi yun yung tamang process. Diba? Bilang Kristiyano, alam na natin yung tamang process. So kapag nangyari yun sa'yo, biglang naging heart yung mata ni Brother Jongjong, nadaya ka na. Diba? So sabi sa Proverbs 4:23, keep thy hearts with all diligence. Pag-ingatan natin, for out of it are the issues of life. So nandun pala yung issues of life. Diba?
kapag naging failure kasi mga mahal na kapatid, lalo-lalo na tumutukoy ako sa pag-ibig sapagkat ito yung pinakamagandang example. Kapag ang pag umibig kasi tayo, gamit natin yung puso natin mga mahal na kapatid, tapos naging failure, nandun na yung issue. Di ba? Kapag next, alimbawa ay nagkaroon ka ng kasintahan ngayon, unbeliever, tapos biglang, ano tawag doon, bigla kayo nag-break, nawala yung communication, biglang naglamig, at kung ano naman pang bagay, magkakaroon na ng issue. Di ba? At pagkatapos ng issue, kapag alimbawa after 6 months, mayroon kasing ano yan, tinatawag na 6 months rule, saka 3 months rule eh. Di ba? Sa lalaki, 3 months rule. Di ba? Ay, hindi nyo yun alam. Hindi pala alam ng mga brothers natin. Sino mga nakakalam sa sisters, yung 6 months and 3 months rule? Mayroon yung tinatawag sa sanlibutan na 3 months rule, na kapag ang isang lalaki, galing sa relationship, tapos nag-break, maghahantay siya ng 3 months, after 3 months, pwede na ulit pumasok sa relationship. Ganun yung rules doon sa sanlibutan, mga mahal na patid. At sa babae naman, yung rules sa babae, galing sa relationship, after mag-break, maghihintay ng 6 months, after 6 months, pwede na daw itong pumasok ulit sa relationship. So, nandun yung puso natin, dinadaya, mga mahal na patid. At doon nagkakaroon ng issue. Kapag nagkaroon na ng panibagong girlfriend, mababalikan yung issue. So, ito yung tinutukoy dito sa Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Nagkakaroon ng maraming issue. Hatred, kung ano-ano pa. Dito sa ESV version, keep your heart with all vigilance. Diba? Vigilance, hindi lang diligence. Kinakailangan din bantayan talaga, mga malakid. For from it flow the spring of life. So may malaking kinalaman ang puso. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Ito ay nandun na to sa pangalawang, itong version na ito, dito to pwedeng i-imply sa pangalawang slide. So nandun mga mahal na kapatid, kinakailangan maging vigilance and magkaroon ng diligence tayo na mabantayan natin ang ating mga puso. Okay? So may nakalimutan ako ngayon pa lang. Nasa dila ko, nasa kanina, sasabihin, nakalimutan ko. So, next slide na tayo. Guard our mind with diligence. So, nandun din yung diligence sa ating kaisipan. 2 Corinthians chapter 10, verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh. So, hindi ito patungkol sa laman. Saan? Saan ito patungkol? Sa ating kaisipan. Mga malapatid. Ito ay, si Apostle Paul ay tumutukoy sa mga mananampalataya dito, mga malapatid, 2 Corinthians. For the weapons of our warfare, tayong mga mananampalataya, yung weapons natin sa pakikidigma ay hindi sa laman. Aanin mo yung baril, aanin mo yung itak, yung sandata. Hindi yun makakaano, mga malapatid, dahil iba yung war zone natin. Diba? Iba yung war zone ng mga mananampalataya sa war zone ng mga unbeliever. Okay? So, but have divine power to destroy strongholds. So, a place where a particular cause or beliefs is strongly defended or upheld. So, yung strongholds, mga malapatid, ito ay kampo o kuta kapag linagay natin sa terminology, sa ibang term. Ano ba tawag doon? Antonyms ng strongholds. Kampo. Halimbawa, kampo ng mga militar. So, kinakailangan pala pag-ingatan natin ito, mga mahal na kapatid. Okay, related verse, verse 5, we destroy argument and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. So, kinakailangan yung kaisipan natin lagi, mga mahal na kapatid. Kumbaga, sa isang tubig, mga mahal na kapatid, isang maduming tubig, kinakailangan may filter. Diba? Bago mo mainom, may mga alkaline na ngayon. Yung mga tumbler na may alkaline, ay mayroong mga filter yan. Kapag sinalinan mo ng tubig, napifilter na yung mga madudumi. At ang iinumin mo ay yung malinis na. Alkalized water na, mga mahal na patid. So, ganun din ang ating kaisipan. Bago tayo mag-move sa mga bagay na ninanais natin, dinidesire natin, kinakailangan natin na i-filter muna ito para masunod natin ang ating Panginoon. Dito sa ibang version, sa ang Biblia, 2 Corinthians 10 verse 4, ang sandata natin, mga mahal na kapatid, sa pakikipaglaban ay hindi
makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ba, ito na yung mga arguments. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So kinakailangan natin ma-filterize lahat ng kaisipan natin, ba? Para makasunod tayo sa ating Panginoon. Sapagkat kapag may madumi tayong sa ating kaisipan, mga malapatid, hindi yan 100% na nasusunod natin ang layunin ng ating Panginoon, ba? Hindi lamang maduming isip, kundi maraming iniisip na problema. Maraming suliranin na iniisip, hindi natin magagawang sumunod sa ating Panginoon kapag marami tayong iniisip. Ba? Kaya nga, leave it there. May nakikita na ako mapungay na mata. Okay, next slide. Be diligent to guard against falsehood. Ito na yung ano natin. Yung summary. Falsehood, kasinungalingan, masasamang kaisipan, mahalay na pagnanasa. So nandun, mga malapatid, maging maingat tayo dyan at gawin natin, bigyan natin ng kasipagan, bigyan natin ng effort, mga malapatid, sapagkat kapag hindi natin ito nagawa, alam natin ang tactics ng kaaway na lagi siyang nandyan para mag-take advantage sa atin. Diba? Okay, pag hindi natin nagawa yan, nariyan lagi ang kaaway. Sumasalo lagi yan sa'yo. Gusto mo ba laging masalo ng kaaway? So kung ayaw mo, mga malapatid, be diligent to guard this. Next slide. Dito tungo tayo sa instructions ni Paul kay Timothy. So yung instructions ni Paul kay Timothy ay kinakailangan ni Timothy ng diligence doon para magawa niya yung instructions ni Paul. Ba? Babasahin ko yung mga malapatid. 1 Timothy chapter 4 verse 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Amen. At walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat, ito ay tinuturuan niya si Timothy, mga malapatid, yung tagpong ito, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang pananalangin. Pinababanal nito, mga malapatid. So kung ano man yung mga gawa ng Panginoon, likha ng Panginoon, halimbawa itong drums, keyboard, mga instrument na nakikita niyo, yan ay mabuti, mga malapatid, at lalo itong pinapabanal sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sapagkat ginagamit ito sa service, ginagamit ito para sa salita ng Panginoon, di ba? Para matugtog natin yung mga mensahe ng Panginoon, kinakailangan natin ng instrument. At anuman ang ginagamit natin, maging man ang ating sarili, mga malapatid, di ba? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Ang sabi ng Biblia sa New Testament, tayo ang templo ng Diyos, mga malapatid. So kapag ginagamit natin ang ating sarili sa mabuting pamamaraan, ay lalo tayong pinapabanal pala, mga malapatid, sabi sa verse 5. So kapag ang bibig mo, ginagamit mo sa mga sanlibutang mga bagay, umaawit ka ng mga love song o mga kung ano-anong sanlibutan na mga awitin, yan ay hindi mabuti. Yan pala, mga mahal na kapatid, ay nararapat itakwil. Hindi yung itakwil na ano, ha? Hindi tayo extreme dito. Yung itakwil yung kapatid, hindi. Yung nararapat itakwil ay yung ginagawa. Okay? Kapag si Brother GR ay kumakanta ng My Way, dapat palang itakwil mo na yan. Hindi ikaw yung itatakwil, ha? Itakwil mo yung kung ano man yung nasa kaisipan mo, yung ginagawa mo, yung kinakanta mo, yung kaugalian mo, yung lifestyle mo, kinakailangan mo itakwil. Diba? Kasi ang gawa ng Panginoon ay mabuti. Diba? At lahat ng ginawa ng Panginoon ay para sa kanyang kapurihan, mga malapatid. Kaya nga linikha yung mga angels, sapagkat hindi siya magiging Diyos kung walang mga anghel na magpupuri sa kanya. Diba? Sapagkat tayo din, ganun din naman, mga malapatid, kaya tayo linikha para sa kanyang kapurihan, mga malapatid, at hindi para sa kapurihan ng sanlibutan. Hindi para sa kapurihan ng artista o kung sino man yung writer ng singer, ay yung writer ng kanta na yon na inaawit mo. Hindi yung kapurihan nun.
kundi ang kapurihan ng Panginoon. So lahat ng inaawit natin, kinakailangan pala mga malapatid bilang Kristiyano ay mga makalangit na awitin para sa kapurihan ng Panginoon. So, alam ko, ang bawat isa dito ay nakikipagbaka din sa ganyan. Ako, mabuti ako mga malapatid, isang malaking patotoo dahil nalampasan ko na yan mga malapatid, yung pag-awit ng mga makasandibot ang awitin. Inaawit ko yan dito, pa-joke-joke, pero hindi naman yung nasa puso kong inaawit ko talaga yan. Ginagawa ko lang na joke-joke kapag mayroong naririnig na ano. Halimbawa, yung gusto ko nang bumitaw. Di ba? Yung mga gusto ko na, sino ang gusto bumitaw? Awitin nyo yun. Tapos mayroong bagong compose ngayon na ang title, Huwag Kang Bibitaw. Ano yan eh? Denomination yung nag-compose noon. In-emphasize niya pa, binigyan niya ng contrast. Kung kay Morissette ay gusto ko nang bumitaw, sa Kristiyano naman, huwag kang bibitaw. Yung tonong, huwag kang bibitaw. Di ba? Nawawala na yung boses ko. Huwag kang bibitaw. Mga ganon. O, di ba? Alam niyo. Ang turo ng Panginoon ay hindi pa urong. Di ba? Laging pasulong. Kaya hindi tayo bibitaw, mga mahal na kapatid. So, huwag natin aawitin yung gusto ko nang bumitaw. Kaya, alam ko, catchy kasi yun eh. Di ba? Yung awit na yun, catchy yun. Kapag narinig mo, kahit bata, alam na agad yung tono. Kaya kapag tayo din, halimbawa, may narinig tayo doon na nagkumakanta ng gusto ko nang bumitaw, nababago din yung isip natin. Parang nadadala din tayo sa awit. So, ganun pala, mga mahal na kapatid, yung pag-iingat natin, yung pakikipagbaka natin, mga mahal na kapatid. So, hindi madali, no? Kapag ikaw ay nadala nung awitin na yon sapagkat sa Satanas, mga malapatid, alam ko, magaling na mga awit, magaling na composer. At nalaman natin nung nagkaroon kami ng meeting sa music ministry na ang ginagamit ni Satan ngayon ay ang mga music. Diba? It's all about music, mga malapatid, ginagamit ni Satanas. At mayroon nga akong napanood, kay Charlie Puth siguro yun, hindi ko na maalala yung kompletong statement, pero gusto niya daw na maging world of music yung kaniyang mga compose. So gusto niya lahat ng tao umaawit nun, ng mga compose niya. Ang gaganda naman kasi ng mga compose ni Charlie Puth, mga malapatid, at alam natin na gawa ng kaaway yan, mga malapatid, sapagkat ginawa ng Diyos si Lucifer na perfecto. Ba? Kung tayo sa ating sarili, hindi natin kaya si Lucifer, mga malapatid. Kinakailangan natin ang dugo ng ating Panginoon at ang Panginoon sa ating buhay. So naroon, kapag ginagamit natin yung ating mga labi sa kapurihan ng Panginoon, ito pala ay pinapabanal pa ng Panginoon. Okay? Kung, sa verse 6, kung ipapaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, si Timothy, si Apostle Paul, sinasabihan si Timothy, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. So kapag pinapaalala daw, habang ako ay nagbabasa nito kanina, mga malapatid, at kagabi, napagbulay-bulay ko, sabi ko, pwede ko itong i-imply sa sarili ko. Na yung turo ni Apostle Paul kay Timothy ay tinuturo din, parang tinuturo din sa akin ni Apostle Paul. Sabi, parang ini-imagine ko na, kung ipapaalala ko ito sa mga kapatid, ang mga bagay na ito, ikaw, ako ay magiging isang mabuting youth leader. Isang mabuting kapatid. Diba? At lahat tayo, pwede natin i-imply ito sa ating sarili, mga mga kapatid. Kinakailangan, diba? Kinakailangan encourage one another, ipaalala natin sa bawat kapatid ang kanilang kung ano man yung mga bagay na dapat nilang maalala pagdating sa pananampalataya, mga mga kapatid. Diba? So next, na kinakandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabubuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Okay? Yan yung turo ni Apostle Paul kay Timothy. Dapat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka, take note sa word na magsanay, at magsanay ka sa kabanalan. Diba? Doon sa pagsasanay, mga mahal na kapatid, kinakailangan dyan ng siyempre, diligence. Next slide. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. So may yung katawan natin kapag tayo ay nag-i-ehersisyo o nagpa-practice, mga mahal na kapatid, mayroon itong kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating
sa at sa darating. So yung mga lahat ng ating ginagawa, mga mahal na kapatid, na pagsasanay, halimbawa ito nga ang ginagawa ko ngayon, ito ay part ng pagsasanay, mga mahal na kapatid, para sa mga sa hinaharap. At maging man kayo, mga mahal na kapatid, ay nagsasanay. Ano yung sinasanay ninyo? Yung inyong mga pakinig. So kinakailangan ninyong sanayin niyan. At para masanay, para magkaroon kayo ng pagsasanay na makinig, di ba kapag nasanay tayo na nakikinig, minsan nagiging negative din. Kapag nasanay na nakikinig, nasanay na eh. Ibig sabihin ng word na nasanay, parang stagnant ka na. Wala, hindi ka na natututo, nakikinig ka na lang. Pero ito ay iba yung pinapatungkulan ko dito, mga mahal na kapatid. Kapag tayo ay nagsasanay, ina-applyan natin ito ng kasigasigan, mga mahal na kapatid. So ito pala, ang ginagawa natin ngayon ay may kapakinabangan at mayroong pangako na buhay. Amen. Mayroon itong pangako, mga mahal na kapatid. So hindi nasasayang yung pag-upo ninyo dyan. Hindi nasasayang yung pakikinig ninyo. Verse 9, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagal kami, ito yung tungkol kila Paul, mga apostol, kami at nagsisikap. Mayroon din diligence, mga mahal na kapatid, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. So magagawa lang pala natin yon, mga mahal na kapatid, na applyan ng kasigasigan yung ating pananampalataya kapag kilala natin ang Diyos at kapag mayroon tayong inaasahan. Sila Paul, kaya nila nagagawa yon sapagkat mayroon silang pag-asa. Diba? May pinanghawakan po ba tayong pag-asa ngayon, mga mahal na kapatid? Diba? Mayroon tayong lahat pag-asa, mga mahal na kapatid. O kaya't nandito tayo. Sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Mapalad pala tayo, mga mahal na kapatid. Lalong-lalo na daw sa mga nagsisisampalataya. So nandoon, dapat ibuhos natin lahat ng pag-asa natin sa Panginoon. Diba? Kahit anong mangyari, nandoon yung pag-asa natin sa Panginoon. Amen? Mukhang tahimik kayo, mga mahal na kapatid. Gusto nyo yung umawit ng, ano yung inawit natin nung ano? Jesus, pinawit ni Brother Toots, nakalimutan ko. Okay, so next slide. Slide number 13. So ang mga bagay na ito, ito ay iyong iutos at ituro. So nandun, mga mahal na kapatid, hindi lamang si Timothy, mga mahal na kapatid, pwede din ito sa inyo. Mga bagay na may puro kabutihan, pag-ibig, ito ay dapat ninyong ituro. At kung hindi nyo ito nagagawa, wala kayong pag-ibig, syempre hindi nyo naman ito may tuturo, mga mahal na kapatid. Verse 12, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Ba? Yung pagiging youth natin, huwag daw hamakin ng sino man. Ano ang ibig sabihin ng hamakin ng sino man? Huwag itong attempt ng sino man, mga mahal na kapatid. Huwag itong, kumbaga, kapag mayroon kang nakita na kaibigan mo, tapos sinabing punta tayo doon, makisayaw tayo, may sayawan doon, kinakailangan pala, huwag kang magpadala doon, kundi ikaw yung maging uliran. Okay? Tayo pala yung dapat maging uliran doon, mga mahal na kapatid. Huwag attempt ng sino man yung pagiging kabataan natin, hindi porket kabataan tayo, ay naroon na, mga mahal na kapatid. Kahit man ang kaaway, natnaway, huwag hamakin ng kaaway yung pagiging kabataan natin. Ibig sabihin, huwag abusuhin, mga mahal na kapatid. Maging man tayo, huwag natin abusuhin yung pagiging kabataan natin. Diba? Yung pagiging kabataan natin kasi nandyan yung napakaraming opportunity. Kinukuha natin yan lahat sapagkat opportunity yan eh. Experience. Kukunin yan. Diba? Nandoon. At hinahamak mo yung sarili mo, yung pagiging kabataan mo. Kinakailangan tayo ay maging uliran na nagsisisampalataya sa pananalita, di ba? Sa pagsasalita natin, ito yung patungkol naman dun sa pinahagi ni Brother Joshua, patungkol sa pagsasalita. Alam na natin na yun. Sa pamumuhay, di ba? Sa ating sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Ito sa kalinisan, pwede natin i-apply ito, mga malapatid, spiritual at sa real life, kinakailangan maging malinis, mga mahal na kapatid. At baka yung sarili natin ay hindi malinis, yung spiritual at yung nasa paligid natin.
Yung ano ko nga, mga malapatid, dapat lagi tayo naglilinis. Mayroon din akong napagbulay-bulayan patungkol sa kalinisan. Lalo-lalo na sa bahay, mga malapatid. Kapag ang bahay mo ay malinis, napaka-positibo, di ba? Kasi nga ang banal na espiritu, mga mahal na kapatid, ay minsan kapag mayroon itong kinakagrib, ito ay umaalis, lumalayo. So ang ating Diyos, mga mahal na kapatid, dito ay Diyos ng kaayusan. Di ba? Kapag yung paligid natin hindi maayos, nagigrib natin ang espiritu ng Diyos. Di ba? Kinakailangan lagi maayos yung kwarto, yung bahay, laging naglilinis, mga kapatid ko, Ruth, Naomi, hello. Yung bahay laging malinis sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya kapag nandiyan ang Espiritu, kapag ang paligid mo ay hindi malinis, nagigrib nito ang Espiritu, mga malapatid. So kinakailangan maging malinis tayo. Hindi lamang sa bahay, hindi lamang sa kwarto, kundi sa pananamit natin, dumamit tayo ng mga disenteng damit, di ba? Hindi yung parang, sabi sa Bible, a cheerful look gives joy to the heart. Kaya pag hindi cheerful look yung ano mo, walang joy sa heart namin. Kapag nakita ka namin na ganyan, musmusin, ang dusing-dusing, walang cheerful look. parang walang joy. So naroon, mga malapatid, hindi lamang sa bahay yan, kundi sa ating sarili din, maging malinis. Spiritual at sa real life, mga malapatid. Ay, ano ba tawag doon? Spiritual saka, hindi real life, real life din yung spirit eh. Yung spiritual na buhay. Ano tawag doon? Hindi practical na pumumuhay. Spiritual saka, physical saka, mayroon ba? Basta alam nyo na yan, nakukuha nyo? Literal, tama, literal, mga malapatid. Spiritual at literal. Okay? So, ito na ay ini-implement natin ito lahat. Next slide. Practice these things. So, English na. Practice these things. Take those of practice. Immerse yourself in them. So, makisama ka sa kanila. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, makisama ka sa mga kapatiran. So that all may see your progress. Diba? Parang pinagmamalaki ni Apostle Paul si Timothy, mga malapatid. Sabi niya, halimbawa, kung ikaw ay sasabihan, halimbawa si Brother Joshua Isaac, sinabihan ni Kuya Raya na makisama ka sa kanila lagi para nakikita nila yung progress mo. Para nakikita nila na yung kalaguan mo. Diba? Ang gandang pakinggan nun, mga malapatid. Ikaw yung gagawing halimbawa sa mga kabataan. Ikaw yung gagawing halimbawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Di ba? Kapag hindi ka sinabihan ng ganun, alam mo na, hindi ka karapat dapat para panggayahan. Di ba no? O di ba si Nono? Ganyan, ganyan, ganyan. So, pabiro lang mga malapatid. So, kinakailangan lahat tayo. Hindi lamang ako, kundi lahat ng mga kabataan na nandito to. Kinakailangan kapag may kasama tayo, yung kumbaga, yung tipo na sasabihin nila, sama ka sa kanila para makita nila yung kung paano yung kaano ka kalago, paano ka magpagaya sa kanila. Diba? Gaya, diba, naalala ko nung ano, mga malapatid, tuwing tayo ay pupunta ng mga, alibawa, bibisita tayo sa mga anniversary, camp, naalala ko kapag sinasabi, si Pai Alex pala yun, kapag sinasabi ni Pai Alex, kailangan niya, isama natin, yung ipadala natin dun, yung mga youth na may saka na. Yung mga may, ano, Tagalog doon, yung may mga saka na ng, ibig sabihin, matanda na, pwede nang panggayahan, hindi na madadala. Diba? Hindi madadala ng sistema nila, o kung ano-ano man. Napakaganda nun sa pakiramdam, mga malapatid, kapag ikaw yung gagawing instrumento para panggayahan. Diba? Gusto niyo bang maranasan yon? Amen. Nawa maranasan natin yung lahat. Diba? Gising na si brother. Good afternoon. Next, verse 16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Diba? Hindi lamang. Sabi dito, close watch daw sa ating sarili at sa teaching. Kung i-implement ito sa inyong sarili, pagbulayan ninyo yung sarili nyo at yung tinuturo ko, mga mahal na kapatid. Keep a close watch on yourself. Ba, nagagawa ko ba ito?
parang hindi ko ito nagagawa. Di ba nagbubulay-bulay ka na sa iyong sarili sapagkat napapakinggan mo yung pagtuturo. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Hindi lamang pala ako, mga malapit, kundi pati yung mga tagapakinig ko. Diba? Nabibigyan ko din ng kalinawan. Hindi lamang sa akin, pati kayo. Nabibigyan nyo ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Nabibigyan nyo sila ng pag-asa. Nabibigyan nyo sila ng kaligtasan, mga malapit. So nandoon pala, kinakailangan na maging persistent tayo pagdating sa bagay na yan na ikakalago natin para tayo ay panggayahan. Next slide. 3:36 na. Time check. Next slide, slide number 15. Diligently seek the Lord. So dito naman tayo sa paghanap sa ating Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. Ba? Kinakailangan ma-implement natin yung pananampalataya natin. Habang tayo ay nagbubulay-bulay sa ating sarili, binubulay natin kung tayo ba ay talaga ay mayroong pananampalataya o belief lang ito. Diba? Iba yung faith sa belief. Diba mga malapatid? For he that come to God must believe that he is. He is the God. He is the King of Kings. Siya yung may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Siya yung may control sa lahat ng mga bagay. Diba? So lahat daw ng pumupunta sa ating Panginoon, sinisik ang ating Panginoon, hinahanap ang Panginoon, kinakailangan maniwala na siya yung Diyos. Diba? And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Siya yung nagre-reward, alam natin, lahat daw tayo na mayroong pananampalataya na naghahanap sa ating Panginoon, ay dapat daw ay naniniwala tayo na siya yung Diyos na nagbibigay ng reward sa lahat ng ating mga kasigasigan, kasipagan habang hinahanap natin siya. Diba? Mayroong reward pala ang paghahanap sa ating Panginoon, mga mahal na patid. So sabi, yung reward doon, sabi sa Proverbs 8 verse 17, I love those who love me. Diba? Mahal ng Panginoon ang mga nagmamahal sa Kanya. And those who seek me diligently find me. So nandun yung reward. Kapag hinahanap natin ang ating Panginoon na mayroong kasigasigan sa atin, hindi yung papitex-pitex tayo dyan, di ba? Bukas na lang ako magbabasa ng Word of God. Pagdating bukas, bukas na lang ulit. Pagdating bukas, bukas na naman. Hanggang sa umabot na ng isang taon. Di ba? Kinakailangan mayroon tayong diligent dyan. Kapag diligent, ay hindi, hindi ako papayag na hindi ako makapagbasa ng Biblia. Hindi, hindi ako papayag na umalis ako sa gawain, matapos yung gawain na hindi ako pinagpala. So nandun yung diligent. Hindi tayo pumapayag na hindi tayo pagpalain. At sabi doon, yung reward, mahanap mo daw ang Panginoon kapag we diligently seek Him. Amen. Mga mahal na kapatid. Verse 16, slide number 16, diligently keep God's commandment. So kinakailangan din, sabi ko kanina, kinakailangan din na magkaroon ng kasigasigan para ating panghawakan lahat ng kautusan ng Panginoon. Ye shall diligently keep the commandment of the Lord your God and His testimony and His statutes o palatuntunan which He has commanded thee. Parang nawala yung kadugtong ko niyan. Dapat daw mga mahal na patid, you diligently keep the commandments of the Lord. Hindi lamang sa mga bagay na literal tayo nagbibigay ng kasigasigan, kundi pati din sa kautusan ng ating Panginoon, mga mahal na kapatid. Next slide. So kapag hindi natin nalalaman, mga mahal na kapatid, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, nandito, mga mahal na kapatid, inquire to God. Diba? Kahit anong, Panginoon, hindi ko kayang sundin yung iyong mga kautusan. Hindi ko talaga kayang i-keep yun. Hindi ko nagagawa na 100% na maingatan yung mga kautusan mo, Panginoon. Lagi akong nakakasalungat ng mga kautusan mo, Panginoon. So, sabi dito, inquire to God, mga malapatid. Next slide. Next click, Sister Ann. Yan.
Next click pa. Tatlo. Inquire to God, Deuteronomy 13:14, then shall thou inquire and make search. Lagi daw tayo magsaliksik, mga mahal na kapatid. Mag-inquire. Paano ba tayo mag-inquire? Paano tayo mag-inquire, mga mahal na kapatid? Sa pamamagitan ng panalangin. Diba? Kaya nga, sa call center, kapag mayroong mga, halimbawa, magpapabook, bago sila magpabook, mag-inquire muna sila. At paano sila mag-inquire? Tatawag. Diba? Magko-call sila. At tayo din, mga mahal na kapatid, mayroon din tayong tinatawag na inquire. Kinakailangan ng Kristiyano lagi nag-inquire, tatawag sa Panginoon. Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin? Panginoon, hindi ko po naunawaan yung nangyari sa akin kanina. Panginoon, ano po ang purpose noon? Ito ba ipagpalo sa akin? O mayroon kang layunin sa buhay ko na mas higit pa kaysa dito? Inquire to God. Diba? And make search. Hindi lamang nag-inquire, hindi lamang nananalangin, kundi nag-search din tayo sa Bible. Pag nag-inquire tayo, minsan mayroong ganyan, mga manlapatid, yung revelation, yung kapahayagan ng Panginoon, yung sagot ng Panginoon, ay makikita natin yan sa pagsasaliksik natin sa salita ng Panginoon, sa Bible, sa Word of God, mga manlapatid. Pagkatapos natin manalangin, mag-inquire, then read the Bible. Baka unang bukas mo pa lamang, na doon agad yung sagot doon sa panalangin mo. Di ba? And ask diligently. Pag sinabing ask diligently, mayroon itong, ito ay persistent. Lagi ito. So ang Panginoon, hindi yan naiirita sa'yo. Hindi, ni minsan hindi naiirita ang Panginoon. Ang tao, kapag lagi tayo nag-a-ask, uy, pwede bang ganito, pwede bang ganyan, tapos mamaya-maya, pwede bang ganito na naman, ganyan. Naiirita ang tao. Pero ang Panginoon, kapag ganyan, mga mahal na kapatid, never siya naiirita sa mga Kristiyanong laging nag-a-ask sa kanya with diligence. Sapagkat ito nga ang gustong-gusto ng Panginoon, mga malapatid, ang lumapit sa Kanya. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. So nandoon, mga malapatid, kahit hindi natin maunawaan yung mga bagay na nangyayari sa atin, seek ye first the kingdom of God pa rin. Kahit wala na tayong pera, basta't sama-sama, tayo ay masaya. Diba? Sapagkat inuuna natin ang kaharian ng Diyos. Tama? Inuuna natin ang kanyang righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi natin maunawaan, mga malapatid, i-a-add na lang yan ng Panginoon. Yung wala tayo ngayon, i-a-add yan ng Panginoon. Basta unahin natin siya. Kung hindi ka makapasa sa exam, o kaya naman mayroon kayong quiz, unahin mo pa din muna ang Panginoon. Kasi ayaw niya maging second priority. Gusto niya maging first priority, mga malapatid. So, kundi lamang ang makakagawa niyan. Sa mga kabataan, noong ako ay nag-aaral pa, mga malapatid, kapag mayroong exam o quiz, hindi ko inuuna yung pagre-review. Diba? Hindi ako nag-worry. Inuuna ko yung pagbubulay-bulay ko noon sa Panginoon. Kasi kapag ako ay nasa pagbubulay-bulay noon, mga malapatid, hindi ako makafocus sa pagre-review. Hindi ako makapag-focus niyan kung ano yung gagawin. Kundi ako ay nasa ano lamang, nasa malawak na parte at nakatingala sa langit, mga malapatid. At naging ugali ko yon simula nung nandun pa ako sa pili nag-aaral. Lagi akong nakatingin sa langit. At kapag, hindi, bitsan, kapag ano eh, kapag nakita ka nakatingin sa langit, kapag unbeliever ka, sasabihin sa'yo, makakapoy na. Diba? Makakapoy na di. Madali na. Pero hindi, mga malapatid, kapag ang Kristiyano nakatingin sa langit, mga malapatid, nag-a-ask ito sa Panginoon, gawin natin yung kaugalian natin, mga malapatid, na tayo ay laging tumitingala sa Kanya. Diba? Tinitingala natin. Hindi kung sino-sino ang tinitingala natin. Hindi dapat isa lang ang tinitingala natin. James chapter 1:5, if any of you lack wisdom, sino man sa inyo ang nawawalan ng karunungan, mga malapatid, let him ask of God. So ito yung tinukoy ni Brother Wilson nung nakaraan, binigyan ng emphasize, mga malapatid, patungkol sa wisdom. Wisdom from God, mga malapatid, that give to all men liberally. So ang Panginoon pala, hindi siya madamot pagdating sa wisdom. Kapag gusto mo ng wisdom, bibigyan kanya. Di ba? Pero kapag ang wisdom mo marami, wisdom sa libutan at wisdom sa Panginoon, maghalo-halo yan. At hindi ka magiging malaya kung ano ba yung wisdom at madadaya ka lagi, mga malapatid. So ang Panginoon, hindi madamot pagdating sa wisdom, and it shall be given. Okay? Ibibigay niya ng Panginoon.
Next slide. Give diligence to your calling. So ito na yung ano na yung paksa ng ating kapatid Pastor Richard nung nakaraan. 2 Peter chapter 1 verse 10, wherefore the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. So kinakailangan ng kasigasigan natin diyan mga malapatid para ma-sure natin kung tayo ba ay tinawag, para masigurado natin kung tayo ba ay elected. 'Di ba? Marami yung mga tinawag, pero yung pinaka-importante yung elected, mga malapatid. Sapagkat minsan mayroong mga elected na hindi pa tinatawag at natatagalan pa, siguro nag-journey pa doon sa sanlibutan kung ano-ano pa yung ginagawa. Pero yung mga tinawag, nandito na. Nauna yung mga tinawag. Pero yung elected, mga malapatid, yung mismong invited para sa magaganap na rapture, pagdating ng araw, mga malapatid, ito ay kinakailangan natin bigyan ng kasipagan para masigurado natin ito. Diba? For if you do these things, ye shall never fall. Hindi para tayo babagsak, mga malapatid, kapag ginawa natin yon, binigyan natin ng effort. Diba? Ang pag-make sure natin ng pagkatawag at pagkapili sa atin ay sa pamamagitan ng pagdalo natin sa gawain. Okay? Sa pagkikinig natin. Kapag ikaw ay bihirang makadalo ng gawain, bihirang makapakinig ng salita ng Panginoon, pwede ka na mag-isip-isip. Baka hindi ikaw tinawag, baka tinawag ka lang pero hindi ka elected. Ba? Exodus 15:26 saying, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in His eyes, kapag ginagawa daw natin at nakikinig tayo sa ating Panginoon, and give ear to His commandments, nakikinig sa lahat ng mga palatuntunin o commandments ng ating Panginoon, and keep all His statutes or palatuntunan, I will put none of the disease on you that I put on the Egyptians. So ito kasi mga malapatid yung panahon ni Moses patungkol doon, mga malapatid, ng paglaya nila. So maging pala sa mga sakit, mga malapatid, walang si anuman ang makakadapo sa atin. Kahit anong sakit. Diba? Kapag ito ay nagagawa natin. Listen to the Lord. Doing the right in His eyes. Keep ear to His commandments. Kapag nagagawa daw pala natin ito, ay hindi daw bibigyan ng Panginoon ng sakit. Gaya daw noong binigyan ng Panginoon ng sakit ay yung mga Egyptians ng panahon ng paglaya nila ng mga Israelita, mga malapatid. Next slide. Next slide ulit. 20. Okay, diligently heed the voice of the Lord for prosperity. So, ito ay kinakailangan din natin pakinggan, mga malapatid. So, Proverbs 10, ito na yung main verse natin, yung unang binasa natin talata. He become poor that deal with a slack hand. Yung 13-14 pala yun, slack hand, but the hand of the diligent make rich. So, ito ay literal at spiritual, mga malapatid. Yung mga mahirap daw, kapag ito ay tamad, ito ay ini-emphasize yung pagiging tamad, mga malapatid, at masipag, binibigyan ng contrast, kapag ikaw ay tamad, lalo kang maghihirap, lalo kang magiging poor. Literal at spiritual, mga malapatid. Diba? Kapag ikaw ay masipag, mayroon kang diligent, ikaw ay papagyayamanin. Diba? Ganon din, mga malapatid, sa buhay, na sa literal na buhay, mga malapatid. Kapag ikaw ay masipag, pero sabi nila, ang kasipagan hindi daw talaga ito yung success, hindi talaga ito yung key para sa success. Diba? Part lamang yung kasipagan. Mga mahal na patid. At mayroong malaking role ang kasipagan sa success. Diba? May malaking kinalaman ang pagiging diligent natin sa success natin. Lalo-lalo na sa buhay pananampalataya, mga mahal na patid. 13:4, the soul of the sluggard desired and has nothing, walang anuman, but the soul of the diligent shall be made fat. So magiging, hindi naman ito literal na magiging mataba tayo, mga malapatid, kapag tayo ay, tama nga, meron din naman, kapag masipag kang kumain, magiging mataba ka talaga. Diba? At maging man sa ating spiritual, kapag masipag tayong kumain ng salita ng Panginoon, yung pagtaba na yon, iyon yung pagiging malago mo. Diba? Next slide. Keep God's
precepts, pala tuntunan. Keep God's precepts diligently. Psalms 119 verse 4, Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. So natin, hindi ko na elaborate yan mga malapatid, malinaw na sinasabi na tayo ay inutusan ng Panginoon na na pagsumikapan natin ang kaniyang mga commandment. Psalms 119:11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. But whose keep his word in him verily is the love of God perfected. Hereby known we that we are in him. So nalalaman natin kapag tayo ay kinikip natin yung salita ng Panginoon, nalalaman natin na tayo ay sa kaniya. Diba? Nalalaman natin. Amen? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Slide 22. The cost of following Jesus. So dito tayo. Ano ba yung cost? Sa Luke chapter 9, akin lang babasahin mga malapatid. They were all traveling along the road. Someone said, tayo patungkol doon kung paano natin malalaman ang Panginoon na sa atin. They were all traveling along the road. Someone said to Jesus, I will follow you anywhere you go. Ganun din ba tayo mga malapatid? Walang makapag-amen. Ba? Ang sagot ng Panginoon, He answered, The fox have holes to live. The bird have nest. But the Son of Man has no place where he can rest his head. Sapagkat ito mga malapatid, yung tagpo ito, ito yung panahon na may mga sasama sa Panginoon sapagkat mayroong nakikitang mga miracles na nagagawa ang Panginoon. Porket nakikitang hindi siya pinagkukulang, laging may provided na pagkain, di ba? At nandoon, sabi doon, I will follow you anywhere you go. Sapagkat mayroong advantage ang pag-follow sa ating Panginoon. Di ba? Ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Sabi niya, wala daw ang mga lobo. Ano ba yung fox? Di ba? Parang ano din yan. Basta uri ng aso. Mayroong tahanan yung aso. Mayroong net yung ibon. Pero siya daw, si Jesus daw, wala daw siyang place where he can rest his head. Wala siyang anuman. Susunod ka pa ba? Ito ay patungkol, parang ano kasi ito ay mga malapatid. Parang naging rhetorical mga malapatid. So wala siyang anuman, wala siyang mabibigay, wala nga akong ngayong unan, wala akong tulugan, pati yung ulo ko walang unan, sasama ka ba sa akin? So, verse 59, Jesus said to another man, follow me. But the man said, Lord, let me go and bury my father first. Diba? Sabi ng Panginoon, but Jesus said to him, let the people who are dead bury their own dead. Yung mga tao daw na unbelievers, hayaan mo sila. Diba? Na magburol ng kanilang sariling mga patay. Ito ay patungkol sa unbeliever, mga malapatid, yung dead. 61, another man said, I will follow you, Lord, but first, let me go and say goodbye to my family. So ano napapansin natin, mga malapatid? Ay napapansin ba tayo? Marami munang pinapriority. Diba? Panginoon, gusto ko pong maging malago sa gawain, pero unahin ko muna po ito, Panginoon. Panginoon, gusto pong dumalo ng gawain, pero unahin ko muna po ito. Importante po kasi machuchugi ako nito kapag hindi ako makadalo. Meron sa akin nagsabi nun. Sabi nung kapatid, Brad, hindi muna ako makakadalo. Machuchugi kasi ako ng boss ko nito kapag dumalo ako ngayon. Nakataon pa kasi. Diba? Maraming mga reason. Puro reasoning. Maraming gustong unahin bago magpatuloy sa gawain. Sino may mga ganyang karanasan, mga malapatid? Halos lahat tayo mayroong ganyan. Inuuna natin yung ilang mga bagay kaysa sa gawain. Tama? Diba? Masakit, mga malapatid, pero totoo ito. Maging man sa akin, applicable ito, mga malapatid.
Sabi niya, let me go ahead and bury my father. Yung pangalawa naman, I will follow the Lord. But first, let me go and say goodbye to my family. Ba, maraming reason bago ang pagsunod. Bawal dito sa army. Ano yung motto ng army? Obey first before you complain. At maraming hindi nakakagawa, mga malapatid. Jesus said, anyone who begins to plow a field but looks back is not prepared for God's kingdom. So, ginawang ano ito ng Panginoon? Metaphor, mga malapatid. So, ito yung tungkol sa pag-aararo daw. Kapag ang isang tao daw na nag-aararo ng field, ng lupa, tapos tumingin ulit sa likod, hindi daw ito karapat-rapat for God's kingdom, mga malapatid. Ano ba yung patungkol dito? Ano yung inaararo? Ito yung patungkol na sa ministeryo, mga malapatid. Ito ay patungkol sa backslide. Ba? Kung sino man yung taong sumunod na, nag-follow na sa ating Panginoon, pero nag-backslide, hindi ito karapat-dapat sa God's kingdom. Unless na makabalik ka, mga malapatid. Bago ka man makabalik sa gawain, ay maraming consequences ang pagdadaanan mo. Next slide. Last two. Related scripture, Mark chapter 12, verse 28. And one of the scribes came, and having heard them, reasoning together. Diba? Maraming reason. And perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Tinanong ang Panginoon, ano ba yung pinakaunang commandment? Sabi sa 12:29, and Jesus answered him, the first of all, the commandment is, hear, O Israel. Pinapatungkulan yung mga Israelita. Makinig kayo, mga Israelita. Ito yung pinakaunang commandment ng Panginoon. The Lord our God is one Lord. Sa verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Ito pala yung first commandment, mga malapatid. At magagawa mo yan kapag tayo ay mayroong kasigasigan. Love the Lord your God with all thy heart, with all thy soul, mga malapatid, and with all thy mind. Heart, soul, and mind, mga malapatid, and with all thy strength, at buo nating kalakasan. So saan natin binabaling yung kalakasan natin? Minsan nasasayang yung kalakasan natin eh. Diba? Minsan kasi, yung kalakasan natin, inuubos natin sa pagtatrabaho. Diba, Brother Joshua? Inuubos natin sa pagtatrabaho. Kalakasan natin, inuubos natin sa pag-aaral. Yung kalakasan natin, inuubos natin sa mga walang kwentang bagay at hindi natin naibibigay sa ating Panginoon, mga malapatid, yung kalakasan. Pero ito pala, mga malapatid, yung first commandment. Kasama yung kalakasan. Diba? Yung pagiging kabataan natin, kasama. 31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Yung ating mga kapatid, hindi lamang kapitbahay ha, kapatid. Yung kapatid natin, ibigin daw natin katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Alam na natin ito, there is none other commandment greater than this. Wala na daw, ibang mas higit pa doon. So binigyan tayo ng pattern, mga mahal na kapatid. So saan tayo magbibigay ng kasigasigan? Una, sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ba? Magbigay tayo ng kasigasigan sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating isip, at sa ating kalakasan para sa ating Panginoon. So nandun ibubuos yung diligence natin. Last slide. So ito na yung very definition ng diligence, mga mahal na kapatid. This is the last slide. The true meaning of diligence is not exert ourselves around the clock without rest. Naintindihan nyo? So, yung totoong meaning ng diligence, hindi naman daw ito yung lagi tayong nagtatrabaho, na tila baga wala tayong pinapalampas na minuto, lagi tayong nakababad, lagi tayong nandoon, binubuhos natin yung overtime, ganun. Hindi pala ganun, mga malapatid. Okay? Hindi yun yung parang mag-o-overtime ka. Kundi ang diligence, to work persistently, may continuation, and efficiency without wasting time. So yun ang diligence. Ano ang diligence? Hindi ka nagsasayang ng panahon. Ba?
So ang kabataan, kinakailangan hindi magsayang ng panahon. So ibibigay niyo doon yung diligence yung mga malapatid. Hindi naman ibig sabihin pag sinabing masipag, hindi na nagpapahinga. Diba? It's not to exert ourselves around the clock. Hindi yan para ubusin natin yung oras natin sa mga bagay na yon para lamang makita yung kasipagan. Kundi yon ay paggawa natin na mayroong persistent, diba? Persistence and efficiently. It is the application of focus. Nandun yung focus sa diligence and persistent effort to complete a task. Okay? Mayroong persistent na effort, mga malapatid, para makompleto yung kung ano man yung kinagawa. A diligent person has an exert edge. They put in more dedicated hours towards realizing their goal. So kaya nga mayroon ditong iba na sinasabi, hindi ako nagiging productive ngayon ha. Diba? Kasi minsan nawawala yung pagiging diligence natin, naaapektuhan mga mahal na kapatid. So kinakailangan natin magkaroon pa ng more dedication sa bawat oras na hindi dapat masayang. And that becomes the deciding factor for their extraordinary success in life. So yun mga mahal na kapatid, yung sekreto ng mga businessman. Diba? Kasi yung mga businessman, yung mga entrepreneur, hindi naman talaga sila yung nagtatrabaho ng overtime, mga mahal na kapatid. Kaya nga nung umasok ako ng school, yung course ko ay entrepreneurship. So nandoon mga mahal na kapatid, ang diligence ng isang entrepreneur ay hindi talaga siya laging nakatutok sa trabaho. Maraming oras ang pagiging entrepreneur. Ang businessman, maraming oras iyan. Yung mga nag-o-overtime, mga mahal na kapatid, ay yung mga worker. Diba? Yung mga binabayaran, yung mga sinisweldoan. Kaya maganda din pala ang isang Kristiyano na mayroong business sapagkat kanya yung oras. Diba? Sa'yo yung oras, wala kang amo, walang magagalit na amo, wala kang habulin na task, hindi ka magra-rush. Diba? So ganun, mga mahal na kapatid. Kaya yung ibang mga businessman ay nagiging success sa kanilang buhay sapagkat mayroon silang diligence. At yung diligence, it is persistent and efficient without wasting time. Walang sinasayang na oras. Sana maging ganun din tayo. Diba? Maging parang, kumbaga parang businessman din na walang sinasayang na oras. Kaya nga kapag may mga okasyon, halimbawa Christmas o kaya New Year, ang mga businessman, hindi yan nagsiselebrate sa kanilang pamilya na parang pipitex-pitex. Di ba? Ang mga businessman sa panahon ng event, nandun yan. Hindi yan nagpapahayahay. Sila yung nagsuserve. Bakit? Dahil mayroon silang tinitingnan, mga malapatid, mayroon silang goal, mayroon silang purpose, at kinakailangan nilang kumita. Di ba? Yun ang businessman. At tayo bilang Kristiyano, kapag may gawain, wala tayong sinasayang na panahon. Tama? Diba? Ang businessman, kapag may event, laging nandyan. Walang sinasayang na panahon. Claim na lang claim. Naalala ko tuloy nung may nagtatanong sa akin na nag-i-inquire. Meron ka bang makeup artist? Sabi ko, meron. Kahit wala akong makeup artist. Kasi nag-i-inquire pa tungkol sa magpo-photoshoot sa wedding. Kung meron daw akong makeup artist, sabi ko, meron. Ay, hindi pala yun wedding. Photo session. At meron naman talaga akong kakilala, mga mahal na kapatid. Kakilala pero hindi ko pa ka-partner sa business na meron ako ngayon. Meron akong binubuong negosyo ngayon mga malapatid. At sana ay papagtagumpayin din ng Panginoon at makita yung kasigasigan ko. Diba? So kapag meron tayong kasigasigan sa literal na pamumuhay, halimbawa sa business ay magiging successful ka. At higit sa lahat, mga mahal na kapatid, bigyan natin ng kasigasigan ang buhay pananampalataya natin. Diba? Bigyan natin ito ang kasigasigan. Ito yung first priority. At yung mga kinakabalan natin ay maging second priority lamang, mga mahal na kapatid, ating buhay. Amen? So magkaroon tayo ng goal, magkaroon tayo ng purpose. So I hope na mayroong purpose and mayroong kayong mga goal sa buhay ninyo, mga mahal na kapatid, sa buhay pananampalataya. Okay? God bless you, mga mahal na kapatid. At palakpakan natin ang ating Panginoon.